Masayang araw po sa inyong lahat, mga ka-PL. Natandaan niyo pa po ba noong nakaraang buwan, 'di ba? Napabalita na itong si Rowena Aguanson, abay isa-isa pa lang nilapitan, ha? At kinausap itong limang napiling nominado ng P3PWD. Ha? Malay natin, ha? Baka doon sa pag-uusap nilang 'yon ay pinagre-resign itong lima para ang gagawin po, ha, pipili ulit, ha, ulit ng panibagong lima. Okay, nauupo at higit sa lahat, mga ka-PL. Doon sa panibagong lima, kasama na po si Mama Bing. O ayan, kita nyo na kung gaano katuso itong si Mama Bing, mga ka-PL. Ganyan po ang galaw ni Mama Bing. Pero, panoorin po ninyo yung video. Ayos! Pahayag po ito ni Yosek Ronald Cardema. Kung saan, mga ka-PL? Ha? Sinabi niya po, ha? Ana, hindi pala maaari yung ganitong galawan ni Rowena Aguanson. Dahil, ito palang si Rowena Aguanson, abay, nakagawa ng rules na hindi nga maaari yung ganitong ganitong nangyari, yung ganitong gagawin, yung ganitong gustong mangyari ni ano, ni Guazon, hindi maaari. Ibig sabihin, sa madaling salita, mga ka-PL, siya mismo ang gumawa ng rules, ha? Siya rin mismo ang lalabag. O di ba? Sabi ko naman sa inyo, pero itong si Cardema nga, mga ka-PL, maganda po ang kanyang ginawa. Ano? Anong ginawa po niya? Nag-file po siya ng tinatawag na oposisyon. Ha? Kumbaga, parang petisyon na rin ito, mga ka-PL, na hadlangan nga itong mga galawan ni Rowena Aguanson. O eto, basahin ko na rin ito para sa inyo, mga ka-PL, ha? Kasi itong ang unang nominado, abay, nag-resign na. At yung iba pa. O ito, sabi ko naman sa inyo, gagawin nila ang lahat para maluklok lamang sa pwesto. Una nang nanumpa sa opisina ang dating first nominee ng P3PWD party list na si Grace Yenesa bilang membro ng House of Representatives para sa pwestong nakalaan para sa partido matapos ang eleksyon. Ito pa. Ngunit, napag-desisyonan niya ngayong mag-resign. Ayan, oh, sabi ko sa'yo. Ayan na yun eh. Ha? Yun na yung mga paglapit ni, ano, ni Rowena Aguanson. Okay, tuloy ko lang yung basa, ha? Ngunit, napag-desisyonan niya ngayong mag-resign dahil sa kondisyon ng kanyang anak. Okay, maaring tama. Diba, ha? O, diba? Maaring tama. O, naghain din ang iba pang mga dating nominee ng kanilang resignation kung saan personal reasons. Ilan na, marami-rami na, mga ka-PL. At pagtulong sa asawa sa kanilang negosyo ang mga nakasaad na dahilan. Kung ano-ano na lang, mga ka-PL. Nagpasa na rin ang naturang party list ng limang bagong nominee. Ito na. Kabilang na ang dating COMELEC commissioner na si Rowena Aguanson bilang first nominee pati. Ang galing ng mga galawan itong mga animal na to, mga ka-PL. Oh, di ba? Siya pa ang first nominee. O yun na yung gustong mangyari nila. Ito yung napabalita noong nakaraan at ito na nangyayari na po. O ito na po yung video. Panoorin na po ninyo, mga ka-PL, ha? Para kayo na po mismo ang humusga, okay?
Good evening, Sir Admar, Sir MJ. Good evening. Mm-hmm. Nung marinig mo ang balita, kaninang mga alauna po ng hapon, nagsumite na ng mga dokumento, yung mga resolusyon na napag-usapan nila, kasabay na doon yung pagre-resign at acceptance ng bagong nominee nila, bagong set ng nominee kung saan number one nominee nila doon ay si dating Commissioner Rowena Guanzon. Ano agad ang pumasok sa isip mo? Nakita mo na ba yung mga dokumento? Anong magiging susunod na hakbang ni Yusek Cardema hinggil dito? Yes sir, actually hindi tayo nagulat dahil nahulaan na nga natin sir. Mm-hmm. Nahulaan ng SMNI natin at na ibang mga Pilipino na nagtatangka talaga siyang mag-substitute sir. Ang gagawin natin sa ating grupo ay tayo ay magfa-file ng opposition sa COMELEC. Bakit sir? Ano yung mga dahilan? Bakit tayo magfa-file ng opposition? Number one, lipas na yung deadline for substitution sir. At ang naggawa ng rules na yan ay si dating Commissioner Guanzon mismo. Imposibleng hindi niya alam na ang ginawa nilang deadline for substitution ay last year pa, November 2021. Kung voluntary withdrawal, sir. Or kung may namatay or merong naging gulay na incapacitated until election day. Eh ngayon, sir, pareho nang lipas yung deadline na yon. More than 1 month na after election day. So lipas na talaga. Number two, sir, alam ko na yung sasabihin dyan ni Bing Guanzon. If we will not allow her to sit in Congress, it will be disenfranchisement of votes. Hindi totoo yon, sir. Tayong magsasabi sa COMELEC, hindi totoo yon. Dahil kapag hindi pinaupo ang P3PWD party list, kasalanan nila yon, sir. Nakakita na ba kayo ng kandidato na tumatakbo sa eleksyon at biglang nag-withdraw? At pag sinabi sa'yo na paupuin mo yung papalit sa akin, hindi naman talaga pwede paupuin yung papalit, sir, di ba? That is not disenfranchisement of votes. Kasalanan nila kung bakit hindi sila makakaupo sa Kongreso. Bakit? Pinayagan sila ng COMELEC magkaroon ng 5 nominees. Si first nominee hanggang 5th nominee. Pag namatay bigla si first, nandyan si second. Pag nagkasakit si second, nandyan si third. Pag nakidnap si third, nandyan si fourth. Pag nagwala si fourth, nandyan si fifth. Yan yung mga inaprubahan ng COMELEC na nominees sa kanilang rule, sir. So nandyan yung 5 yan, buong panahon ng kampanya, sila inanumpa na eligible sila and fit sila magrepresent. So pag bigla na lang nag-withdraw yung 5 at may pumalit na bago at hindi natin pinaupo, hindi pinaupo sila sa Kongreso, that is not disenfranchisement of votes. Because talagang on their own, sinadya nila, umalis silang 5, sir. Napaka-imposible naman na bigla silang namatay na 5. Napaka-imposible naman na naging gulay silang 5. Tsaka alamin natin, sir, ano ba talaga mga dahilan nila? Yung isa daw sinasabi, may sakit yung anak. Eh, yung isa dyan, PWD talaga yung anak, kaya advocacy niya yung PWD party list eh. Yung isa naman sabi, sir, personal reason. Alam nyo, sir, eto, ngayon ko lang sasabihin to sa media, hindi dapat payagan yung ganyan. Alam nyo kung bakit? Kapag ganyan ang ginawa pala natin, sir, ibig sabihin, kahit sinong bilyonaryo, kahit sinong big time sa Pilipinas, hindi natatakbo sa eleksyon. Gagawin na lang niya, aantayin niya yung resulta ng eleksyon kung sinong mananalo, at yung mga panalo, kakausapin niya para i-negotiate niya na siya na yung pumalit. Diba? Mm-hmm. Yan ang magiging loophole sa ating election system. Kung ikaw ay mayaman, kung ikaw ay big time, bilyonaryo, milyonaryo, bakit ka patatakbo sa election? Bakit ka patataya sa ibang kandidato kung hindi ka naman sigurado kung mananalo sila? Etong ginagawa ni Rowena Guanzon na ito na circumvention of the law, ito ang magiging pinto para magkaroon ng lokohan sa election. Bakit? Mag-aantay na lang yung mga mayayaman kung sinong mananalong party list. At pag nanalo yung party list, kakausapin nila yung 5 nominees, eto bayad or eto ang kapalit, mag-withdraw kayong 5, ako papalit. Ganyan ang mangyayari ng president kapag pinayagan natin to, sir. Okay, narinig nyo mga kapel, maliwanag, ayos, hindi maaari ang gagawin nila Rowena Guanzon. E siya naman pala gumawa mismo ng rules eh, tapos siya ang lalabag. Ano yan? Niloloko mo, Rowena Guanzon, ang mamamayang Pilipino? Ha? Gusto mo hawakan sa liig ang batas?
Gusto mo ikaw ang magmamay-ari ng batas? Ha? Gusto mo ikaw lagi ang masusunod? Hindi maaari, Rowen Aguanzon. Ayan na pala eh. Eh, may rules kang ginawa. Tapos kayo nilalabagin mo. Sira ulo pala itong babaeng ito. Ha? Mga kapiel, tandaan po ninyo. Ha? Huwag po tayo magpapaloko sa mga sira ulong yan. Sabi ko naman sa inyo. Di ba? Lahat gagawin nila para maluklok sila sa posisyon. Eh, malay natin kung ano ang gawin nila. Manggugulo lang mga yan. Di ba? Para ano? Hadlangan lahat ng mga gandang plano ng paparating na administrasyon. Ayos! So hanggang dito lamang po tayo mga kapel. Pasensya na at medyo mahaba-haba yung video. Ano? At sulit din naman. Maraming salamat po. Mag-iingat kayo lagi. Be blessed.